Reputasyon, Part 11. Muntik pa ni Samantha malaglag ang hawak na cellphone nang makita ang lalaking nakatayo sa may pintuan ng kubo. Nakakunot ang noo nitong nakatingin sa kanya. Napalunok siya habang titig na titig sa lalaking ang buhok ay aabot sa batok na nito na may pagka-wavy at magulo. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at maong na halos punit na sa magkabilang tuhod. Wala itong sapin sa mga paa. May hawak itong malaking baril na ginagamit sa panghuhuli ng mga ibon. Matapos niyang masuri ang kabuuan nito, bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Napalunok siya muli nang mapagmasdang mabuti ang gwapong mukha nito. Iniisip niya kung sino at bakit tila ngayon lang niya ito nakita sa San Roque. Well, nasa dulo na nga pala siya ng San Roque. Malayo mula sa kanila. Ano ginagawa mo rito? Kunot noong tanong nito na umagaw ng atensyon niya at mabilis ni Samantha iniwas ang mga mata dahil baka mahalata nito ang pagsuri niya rito. Ha? Hindi niya alam ang isasagot. Pasimple niyang nilingon ang kubo. Naghahanap ng ibang malalabas ang pinto. Pero wala ng ibang pintuan ang kubo. Tanging pintana na lang ang pwede niyang labasan. Kung hindi siya makadaan sa pintuan dahil nakatayo roon ang lalaki. Don't be scared. I'm just asking who you are and what are you doing here? Tanong nito na wala naman siyang nahimigan na galit o ano pa man sa tono nito. Marahil napansin nito ang pagkabalisa niya at paghanap ng ibang pwedeng daanan palabas. I'm Samantha at... What's Samantha doing here anyway? Kalmadong tanong nito at pumasok sa loob ng kubo. Naupo sa papag at may kinuhang pampunas ng paa. Nakasunod lang siya ng tingin sa bawat galaw nito. Posible kayang dito sa kubo nakatira ang lalaki? Pero wala sa itsura nito ang isang caretaker lang. Ang itsura nito ay gwapo at may dating. Isa pa mukha pa itong bata. Wala pa marahil itong 30 o kaya 27. Marahil hindi naman nalalayo ang edad nito sa edad niya. Mula sa ilalim ng papag, hinila nito ang tsinelas at sinuot ang mga iyon. Naliligaw ka ba, Samantha? Tanong nito at sinulyapan siya. Tumayo mula sa papag. Sinabit ang baril sa may dingding. Hindi. Hindi naman. Actually, sinadya kong pumunta rito. Sagot ni Samantha habang nakasunod pa rin ng tingin sa lalaki. Turista? Tanong nito at sinuklay sa mga daliri nito ang may kahabaang buhok. Hindi. Taga rito ako sa San Roque. Sagot niya at may napansin siyang kakaiba sa likod nito nang tumalikod para maglakad palapit sa maliit na lababo ng kubo. Napatitig siya sa likuran nito at kung hindi siya nagkakamali, tato ang sumisilip sa may batok nito. Water? Alok nito at uminom ng tubig. No thanks. Sagot ni Samantha at muling tinignan ang likod nito. Tila nais niyang malaman kung tattoo nga ang naaaninag at kung anong klaseng tattoo yun. Sa bayan nila, malimit lang siyang makakita ng mga may tattoo at kung minsan nga ay mga dayuhan pa. Anyway, mauna na ako. Paalam ni Samantha at umatras malapit sa pinto. Did you enjoy the view? Tanong nito at nahinto sa paghakbang. Yeah. Nakangiting sagot ni Samantha at liningon ito. Dito ka ba nakatira? Hindi niya mapigilang itanong. Yeah.
Ang swerte mo dahil ang ganda ng view sa paligid mo. Nakakawala ng problema. Sabi ni Samantha at muling nagpaalam dito. Ihahatid na kita sa labas. Presinta nito na kinagulat pa ni Samantha at liningon ito mula sa labas ng pinto. Alanganin siyang ngumiti. Wala si Samantha ang nararamdamang anumang panganib sa lalaki at umaasa siyang hindi siya kilala nito kung sino siya sa bayan nila. Tutal, nasa dulo na rin naman siya ng San Roque. Baka pwedeng hindi inaabot hanggang dito ang tungkol sa pamilya niya. Ngayon lang kita nakita dito. Ngayon ka lang ba nagawi dito? Tanong nito habang sabay silang naglalakad sa buhanginan. Oo, first time ko rito. Hindi ko nga alam na may ganitong lugar pala dito sa San Roque. Amin niya. Malayo-layo na rin kasi ito kaya iilan lang ang nakakapunta. Ano palang pangalan mo? Rafael. Rafael Ontiveros. Sagot nito at napahinto siya sa paglalakad at liningon ito. Ontiveros? Kunot noong tanong ni Samantha. Yeah, I'm the Ontiveros here, I guess. Sagot nito nang walang kangiti-ngiti. Ito marahil ang anak ng sinasabi ng Ate Lorena na si Mrs. Eileen Ontiveros. Ang swerte naman ito kung ganoon. Anak mayaman at tagapagmana pa. Ito marahil ang pumapangalawa sa mga bienvenida, the richest man in town. Ang sarap sigurong maging mayaman. Niisip tuloy ni Samantha at liningon ang malaking bahay na nakaharap sa karagatan. Yun ba ang bahay mo? Tanong ni Samantha at tinuro ang puting bahay. Yeah, that's where I live. Grabe, ang yaman mo pala. Hindi ni Samantha pigilang sabihin. Hindi ito kumibo. Pwede pa akong bumalik ulit rito? Bukas ang lugar na to para sa mga tao sa bayan. Sagot ni Rafael. Buti na nga lang hinahayaan niya ang mga taga San Roque na pumasok sa magandang lugar na gaya nito. Sabi ni Samantha at huminto sa tapat ng sementadong daan papasok sa bakuran ng malaking bahay. Rafael, thank you. No problem. You're welcome here, Samantha. Sagot nito at lumakad na papasok sa malaking bakuran. Sinundan niya ng tingin ito. Hay, may mga tao talagang pinanganak na swerte. Bakit kasi hindi na lang ko pinanganak na swerte eh? Bulong ni Samantha habang tinatahak ang daan palabas ng kalsada. Pagdating sa kalsada, naupo siya sa may sementong upuan para maghintay ng tricycle na daraan. Habang naghihintay, tiningnan niya ang shell at batong pinulot sa tabing dagat kanina. Ilalagay ko kayo mamaya sa kwarto. Bulong ni Samantha at busina ng sasakyan ang umagaw ng atensyon niya mula sa plastic na hawak-hawak. Nag-angat siya ng mukha at agad na nakita si Ace. Nakababa ang bintana ng kotse nito kaya ito agad ang nakita niya. Nakatingin ito sa kanya. Nanatili siyang nakaupo at inilagay sa backpack ang plastic na hawak-hawak. Bakit nandito ka? Tanong nito mula sa sasakyan. Sinulyapan lang niya ito at liningali nga ang paligid para maghanap ng masasakyan. Pero malinis pa rin ang kalsada. Walang dumada ang tricycle o tao man lang. Maya-maya pa'y napansin niyang binuksan ni Ace ang pinto ng kotse at lumabas ito. Umismid siya at pinilit na huwag lingunin ito. Halos isang linggo itong hindi nagpakita sa kanya. Tapos ngayon, lalapit-lapit. Hindi rin niya minsan maintindihan ang takbo ng isip ni Ace. Inaakit siya, tapos pag bumigay siya, aayaw naman ito. Ang gulo eh.
nang hindi tuloy niya malaman kung ano bang intensyon sa kanya ni Ace. Lalo na't hinalikan na siya nito ng 2 beses. Samantha, I'm asking you, what are you doing here? Alone? Tanong nito nang makababa ng kotse at sumandal sa pintuan ng sasakyan. Saglit niyang sinulyapan ito at nagsisi siya sa ginawa. Dahil nakita na naman niya kung gaano kagwapo si Ace. Nakasuot ito ng puting long sleeve na nakarolyo hanggang sa braso. Brown na short na tinupi sa magkabilang dulo na hindi man umabot sa mga tuhod nito at brown na sapatos. Gwapo naman ang kabuuan nito at syempre ang apil nito na kahit yata sino ay mararamdaman ang malakas nitong dating. May pinuntahan lang ako malapit rito. Ismid na sagot ni Samantha at mabilis na iniwas ang tingin. Nais niyang iwasang tignan ito dahil baka hindi niya mapigilan ng sarili. Andiyan ka ba para maghantay ng masasakyan? Tanong ni Ace at tumakbang palapit sa kinauupuan niya. Malayo na kasi ito, hindi na kaya ng bike ko. Sagot niya na sumalayo na katingin. Baka tayo mo akong tignan? Tanong ni Ace sabay hawak sa mukha niya at inherap rito. Ano ba? Inis na sabi ni Samantha at mabilis na tinabig ang kamay nito mula sa mukha niya. Hindi mo ba ako namiss, Samantha? Biglang tanong ni Ace at naupo sa tabi niya. Naaamoy na naman niya ang cologne nito na tila nagiging pamilyar na sa kanya ang amoy nito. Kumunot ang noo niya at sinulyapan nito saglit. Bakit naman kita mamimiss? Well, isang linggo din akong wala sa San Roque. Marami akong inasikaso sa Manila. Sagot ni Ace. Kaya pala hindi niya ito nakikita sa resort dahil nasa Manila ito. Akala niya iniiwasan na siya nito dahil sa nangyari sa kanila sa kubo. Ano namang paki ko kung umalis ka? Hindi ko nga napansin na wala ka. Taas noong pagsisinungaling ni Samantha. Dahil sa tuwing pupunta siya ng resort, ay hinahanap ng mga mata niya si Ace. Tila hindi kompleto ang araw niya sa resorts pag hindi niya ito nakikita. Sinungaling? Nakangising sagot ni Ace. What? Don't lie, Samantha. I'm not. Why don't you look at me? Hamon ni Ace. Ayoko. Inis na sagot ni Samantha at tumayo mula sa pagkakaupo para maiwasan ito. At muling liningon ang magkabilang kalsada pero wala talagang dumadaan. Walang tricycle na dumadaan dito. May paradaan sila banda doon. Malayo-layo mula dito. Sabi ni Ace. Sinulyapan niya ito na kampanti sa pagkakaupo at naiinis siya sa sarili dahil hindi mapigilan ang paghanga niya rito. Sumabay ka na sa akin, ihahatid na kita. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin eh hinalikan mo na nga ako? Sagot ni Ace at mabilis na napalingin rito. Nakita ni Samantha itong nangingiti. Nakaramdam siya ng tuwa dahil sa kauna-unahong pagkakataon, nakita niyang ngumiti si Ace. Hindi ko ginusto yun. Protesta ni Samantha. Forget it. Nakangiti pa rin sagot ni Ace at tumayo mula sa kinauupuan. Tinangala ni Samantha ito dahil may katangkaran ito tulad ng lalaking nakilala niya kanina, si Rafael. Lalakarin ko na lang ang paradahan. Pagmamatigas ni Samantha at humakbang na. Samantha. Pigil ni Ace sa braso niya. Hindi ka sanay rito sa lugar na to. Malayo-layo ito sa inyo. Paka kung anong mangyari sa'yo. Isa pa, magagabi na. Sabi ni Ace na tila nahimigan niya ang pag-aalala. Pero hindi siya sigurado doon.
Sinalya pa ni Samantha ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Mabilis naman siyang binitawan ni Ace. Sige na, sumakay ka na. Sabi ni Ace at lumapit sa driver's seat. Nagdalawang isip siya kung sasabay siya rito. Dahil unang-una, ayaw niyang mapalapit kay Ace. Dahil may damdamin siyang nabubuo na hindi pa niya mabigyan ng pangalan sa ngayon dahil ayaw niya. Dahil alam niyang mali at siya ang masasaktan pag pinagpatuloy niya ang anumang nais maramdaman kay Ace. Kung bakit kasi isa siyang Santos at isang Ace Bienvenida naman ito. Pwede ko bang hayaang nakabukas ang bintana? Paalam ni Samantha kay Ace habang tinatahak na nila ang daan pabalik sa Bienvenida Resort. Nais kasi niyang masamyo ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga naglalakihang punong nakatayo sa gilid ng kalsada. Isa pa, nais niyang mapagmasdang mabuti ang kapaligiran. You love the place? Tanong ni Ace at sinulyapan siya. Yeah, pakiramdam ko nasa ibang lugar ako at wala na sa San Roque, kung saan maraming nagmamaliit sa akin. Pagdating kay Ace, hindi niya maitago ang tunay na saloobin. Don't mind them. Basta alam mo sa sarili mong hindi katulad ng iniisip nila. Sagot ni Ace. Ngumiti si Samantha ng bahagya. Dahil tila hindi si Ace ang nagsalita. Dahil sa pagkakaalam niya, galit din ito sa kanya. Lalo na sa pamilya niya. I hope so. Bulong ni Samantha at pinatong ang braso sa bintana at doon pinatong ang pisngi para makitang mabuti ang magandang kapaligiran. Nililipad ng hangin ang buhok niya at pakiramdam niya sumasama sa hangin ang anumang problema na dinadala niya. Pagdating sa Bienvenida Resort, agad na siyang nagpasalamat kay Ace at bumaba ng kotse nito. Kasunod ito. Hahakbang na sana siya papunta ng gate nang may isang babaeng humarang sa daraanan niya. Napatingin siya sa babaeng nakasuot ng bestidang umabot sa sakong ng paa nito na may hati naman mula sa mga dibdib nitong halos nipples na lang ang natatakpan ng bestida. Nasisilaw tuloy siya sa malalaking hinaharap nito na tila nagsusumigaw para makakuha ng atensyon. Matapos pasuri ang suot nito, nalipat sa mukha nito ang mga mata niya. Nakataas ang kilay nito at nasa mga mata nito ang pagkadisgusto sa kanya na hindi niya mawari kung bakit. Nakilala niya ang babae. Ito ang nakabunggo niya noong unang beses niyang makita si Ace sa San Roque matapos ang 5 taon. Bumuntong hininga siya at nagbaba ng tingin na pasimpleng sinulyapan si Ace na nakalapit na sa kanila. Nakatayo ito sa tabi niya. Kaharap ang babaeng humarang sa kanya. At tila alam na niya kung bakit siya nito hinaharang. Trouble. Iris, what are you doing here? Tanong ni Ace at nilagay sa 2 bulsa ang mga kamay. Kampanting nakatayo sa tabi niya. Well, tita told me na dito ka sa resort tumuloy after ng meeting mo sa Manila. Simula nito, nasa kanya nakatingin. And I didn't expect to see you with this. Patuloy ni Iris at tinuro pa siya ng malantik nitong daliring kulay pula. Iris, sa loob tayo mag-usap. Sagot ni Ace. No, Ace, I think I need to talk to this girl first. Sabi nito na natiling nakaturo sa kanya ang daliri at masamang tingin ang pinupukol nito sa kanya. Nagkibit palikit sa Samantha at pinagsalikop ang mga kamay sa dibdib. I don't know who you are. Kibit palikat na sabi ni Samantha at hindi itinago na hindi siya interesado rito. I don't care. Inis na sagot nito at inalis ang daliri sa pagkakaturo sa kanya.
But I know who you are. You belong to the famous whore family in town. Matalim na dilang dagdag nito at sinulyapan pa siya mula ulo hanggang paa na puno ng pagmamaliit. Yeah. Taging sabi niya at mabilis na umigkas ang kamay niya at malakas na dumapo yun sa mukha ni Iris. Napatili ito sabay ng pagtagilid ng ulo nito. Napansin niya ang pagsinghap ni Ace na nakatayo sa tabi niya. Marahil nagulat sa ginawa niya. Mabilis na nakabawi si Iris at nagtaas ng kamay para gumanti sa kanya ng sampal. Pero mabilis niyang nahuli ang kamay nito sa ere. Don't. Banta ni Samantha at tinignan ng masama ang babae. Matagal na siyang nagtitimpi sa mga tao sa paligid niya. Kaya pasensya ang babaeng to. Ang babaeng kaharap niya ngayon, kung sakaling rito niya na ibuntun ang galit niya sa mga taong humuhusga sa pamilya niya. Hindi mo ba alam na hindi kami basta-basta nagpapaargabyado sa mga katulad mong mataas ang tingin sa sarili? Sabi ni Samantha at ito naman ang sinulyapan, malaulo hanggang paa. Kung tutuusin, wala kang pinagkaiba sa mga pamilyang minamaliit mo. Patuloy niya matapos masuri ang kabuuan nito at bumalik sa namumulang mukha nito sa galit. Dahil sa malakas na sampal niya at sa kahihiyan dahil umaagaw na rin sila ng atensyon sa mga naroong guest at mga tauhan na nakasaksi sa mga pangyayari. Nainsulto siya at buong pamilya niya. Kaya nararapat lang na lumaban siya, lalo na't hindi naman niya kilala ang babaeng nasa harapan niya. How dare you? Nanggagalaiting sigaw ni Iris at nagpumiglas. Pero mas malakas siya rito at hindi binitawan ang kamay nito. Tama na yan. Si Ace na nasa tabi pa rin niya. Bitch! Galit na sabi ni Iris. At inis niyang tinulak ito at napaupo sa semento. Nagtitili ito at sinulyapan si Ace na nakatingin lang. Wala itong balak marahil tulungan ang babae dahil sa gulat o ano paman. Nice meeting you. Sabi ni Samantha at mabilis na lumakad palayo. You son of a bitch! Narinig niya sigaw ni Iris. Hindi na lang niya nilingon at nagtuloy siya kay Mang Tonyo na nakatanga sa pangyayari. Pasensya na po, Mang Tonyo. Sabi ni Iris at kinuha ang bike sa poste at nagpaalam na. Nanginginig ang buong katawan niya habang pinapadyak ang bike at hindi rin niya mapigilan ang umiyak. Dahil lahat na lang ba ng taong matutungtong sa bayan nila ay mamaliitin sila ng ganun-ganun na lang. Hanggang kailan ba siya magtitiis sa pagmamaliit ng mga tao sa bayan na ito? Hanggang kailan ba niya kayang ipagtanggol ang pamilya na kung tutuusin, totoo ang mga pinaparatang sa kanila? Nakakapagod din. Dati hinahayaan lang niya ang mga tao sa paligid nila na kung pagchismisan sila ay tila wala na ang pang-araw-araw na kasiyahan ng mga ito. At ngayon, pinagtatanggol na niya ang pamilya at tila mali pa rin at lalo siyang napapasama. Luhaan si Samantha na karating sa bahay nila na nagkakasiyahan pa ang mga ito sa videoke. Nagmamadali siyang umakyat sa taas. Sam! Bakit? Tanong ng nanay niya nang makasalubong ito sa hagdan. Wala po, Nay. Sagot ni Samantha at mabilis na umakyat sa taas at nagtuloy sa silid. Kaagad niyang binagsak ang katawan sa kama at nagiiyak. Sam? Tinig ng nanay niya na sinundan pala siya sa silid. Anong nangyari, anak?
nag-aalalang tanong ng nanay niya. Nang naramdaman niyang naupo sa kama at hinago ang buhok niya. Lalo siyang napahagulhol sa iyak nang maramdaman ang haplos ng ina. Pakikinig ang nanay. Nay! Tawag niya sa ina at naupo mula sa pagkakahiga at mahigpit na niyakap ang ina. Kailangan niya ang yakap ng nanay niya para mawala ang anumang sakit na nararamdaman. Ano bang nangyari? Tanong ng nanay niya at habang yakap-hakap din siya nito. May nakaaway po ako sa Benvenita Resort. Umiiyak na sagot ni Samantha at kumalas sa pagkakayakap. Tinignan ang inang malungkot. Bakit ka nakipag-away? At pinahid nito ang mga luhang nagkakalat sa mga pisngi niya. Kuwendento niya ang lahat sa nanay niya. Mula pag-aaway nila na Venus hanggang sa babaeng kung tingnan siya ay tila diring-diri ito sa kanya. Tinawag itong Iris ni Ace at sa tingin niya ay may relasyon ang dalawa at kaya siyang iniinsulto ni Iris ay dahil tulad din ng rason ni Venus. Nagsiselos ang mga ito sa kanya dahil kay Ace na kung tutuusin, isa ding nagmamaliit sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.